Hi! This is Teacher Weng. Welcome to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay surface area of square pyramid. So, sa video natin ngayong araw, mag-derive tayo ng formula ng surface area of square pyramid. And of course, magbibigay ako ng example. So, kung gusto nyo matutunan yung topic natin ngayong araw, keep on watching. Pag sinabi natin square pyramid, ibig sabihin, yung base niya ay square. So, marami kasing pwedeng maging base ang pyramid. So, pwedeng triangular pyramid. So, yung triangle yung base niya. Pwede namang rectangular. Okay, pwedeng pentagon. So, depende kung ano yung ilalagay mo sa base niya. Pero dito, ang gagawin lang natin ay yung sa square pyramid. So, ang una natin gagawin ay ilalatag natin ito. So, kapag nilatag natin siya, ganito yung itsura niya. Okay, so eto na po yung itsura ng ating square pyramid kapag nilatag siya. Kung mapapansin nyo, dito sa gitna meron tayong square. So, dito sa apat na side ng square natin, meron tayong apat na triangles. Itong mga triangles na to ay pantay-pantay lang po ang sukat since yung base niya ay square. Ayan. So, simple lang po yung gagawin natin. Una, kukunin lang natin yung area ng bawat shapes na nakikita nyo. So, parang i-apply natin again yung ginawa natin sa finding the area of composite figures. Okay? So, ilagay lang muna natin yung mga formula. So, dito sa gitna, ito ay square. So, ibig sabihin, ang formula ng area ng square ay S square. So, ang triangle natin, ang formula para sa area ay 1/2 base times height. Ayan. So, ang gagawin natin, i-add lang natin silang lahat. Ayan. So, okay. So, SA para sa surface area. So, isulat natin yung S square dito sa harapan. Okay. Or sa unahan. So, plus 4 times 1/2 base times height. So, ito pwede pa natin itong isimplify. So, 4 divided by 2. So, we have 2. Ayan. So, sa madaling salita, ganito ang itsura niya. Ayan. So, medyo may papalitan lang ako ng symbol dito. Ayan. So, ito na po yung ating final na formula. So, we have here, surface area is equal to S square plus 2S, and then yung naka-slant na letter L. So, anong ibig sabihin niyan? So, kaya ginawa ko tong S sa halip na base kasi hindi ba? Ayan, yung gagamitin natin na pinaka-base nito, ayan, ito, ay siya rin namang side nung square. Tama po ba? So, sa halip na gawin kong B, ang ilalagay ko ay S. Kasi kung ano yung value na ilalagay ko rito, yun din ang ilalagay ko dito. Ito naman, kaya hindi ko siya ginawang H or height kasi magkakaroon tayo ng confusion dito. Kasi height din ang tawag dito. Ito yung talagang height niya kasi yan yung pinaka-altitude. Siyempre, kapag ka nakahilig ng ganun yung triangle, hindi na yun yung height niya. Okay? So, ito, tong parang L na naka-cursive, siya yung tatawagin natin na slant height. Ayan. So, in symbol, we have surface area is equal to S square plus 2SL. Ayan. So, nalagyan na natin ng measurement itong ating square pyramid. So, sa ngayon, yung simple lang muna yung gagawin natin. So, dito tayo sa ating side ng square or square base. So, meron tayong 3 meters. So, yung para naman sa slant height natin, meron tayong 5 meters. So, ang gagawin lang natin, isa-substitute lang natin siya dito sa formula. Okay? So, we have 3 meter, tapos i-square natin yan. Plus 2 times 3 meters times 5 meters. So, ganyan po. So, i-compute lang po natin siya. So, we have 3 meter. Okay, so erase natin siya to the power of 2. So, we have 9 meters square. So, next we have 2 times 3 meters. So, we have 6 meters times 5 meters. So, we have
30 meters square. So 9 meters square plus 30 meters square, we have 39 meters square. So ito na po yung surface area ng square pyramid natin dito, given yung isang edge ng ating square base at syempre yung slant height ng ating triangle na face. Hanggang sa muli ako si Teacher Weng. Sana nagustuhan nyo yung topic natin ngayong araw. Siguro sa susunod nating video, subukan naman nating mag-compute ng surface area ng square pyramid given naman yung altitude sa kayang isang edge. Hanggang sa muli, bye!